Hi guys, it's Memai and welcome back to my channel. So for today's video, magre-review ako ng isang watercolor set na nabili ko sa Shopee. And actually, marami na rin akong nakitang gumagamit itong watercolor set na to. So kung gusto nyo makita yung review na yun, please keep on watching. So itong bubuksan ko ay yung aking bagong Simi Art. Actually, ngayon ko pa lang talaga siya itatry. And marami na akong napanood ng mga reviews. Bumili rin ako ng watercolor pad from Simi Art na A5 yung size niya with 50 na watercolor paper. And meron din siyang 180 GSM. So, perfect na perfect pang watercolor. Mamaya itatry natin siya. So, meron siyang little texture. Acid-free rin siya. Tapos, yung color niya is cream. Hindi man halata, pero cream siya. Tapos, ito na yung 50 watercolor set natin from Simi Art. Meron siyang box. And after nun, may box ulit na may whale, tas may plastic. So, sa likod, may kita nyo na kung ano yung laman nung set na binili nyo. Ayan, may picture siya. Then, meron siya nakalagay. Watercolor set, artist quality, 50 basic colors, 1 water brush, 1 flat painting brush, 1 sponge, 1 portable metal case, at 1 color chart. So, ayan, meron din siyang plastic na parang styro. Tapos, yan yung lock niya, yung color nung case natin. Meron siyang mga grains. Tapos, meron siyang, yan, parang siyang lock ng pinto. Tapos, yun na yung color chart natin. Yan lang yung super simple lang nung laman niya. So, yung Simi Art painting brush na may gold. Flat brush, super smooth, super soft. Ayan yung, ano niya, water brush pala. Then, sponge. Tapos, meron din siyang well na tatlo doon sa. So, pwede nyo rin tanggalin yung ano sponge. Pwede kayong doon mag-mix ng colors kung gusto nyo. Kasi ako gumagamit ako ng ano, ibang pamunas. So, ayan yung color card na kasama. Meron na rin siya mga names ng bawat pigments natin dun sa box. Yung size nung ano, ng mga pigments natin is super liit lang. And pero hindi naman kayo magsisisi sa pagbili since super pigmented naman yun. Makikita nyo mamaya, ayan, magsaswatch na ako. So, hindi ko na sasabihin or iisa-isahin yung mga colors na meron tayo since may name naman siya and may kita nyo naman yung bawat pigment. Ang pag-uusapan na lang dito is yung overall performance ng 50 watercolor set na binili ko from Simi Art. And mamaya mag-experiment din tayo. Magta-try tayo ng artwork gamit yung paper na binili natin and yung watercolor na yan. So yung color card, syempre, kung para sa watercolor. Yung paper na ginamit nila is for watercolor din. Ayan ako. My little ASMR. So, ayun na nga. Meron, itong set na to is meron siyang gift set. Tapos meron din siyang yung normal set. Yung gift set na sinasabi ko ay meron siyang libreng 6 detailed brush. Ata, yung mga maninipis yung brush. Yung pang detail nga. Ayun nga, detailed brush. So, itong binili ko is, ano lang siya, yung normal, yung wala siyang free na brush. Ililink ko na lang pala sa description box kung saan ko to binili. Para, kung gusto nyo man makita or kung gusto nyo man bumili, yun, diretso na kayo doon sa shop nila. And doon sa mismong product na nabibilin. Next stop pa eh. Tapos, hindi na ako naglagay sa swatch na to kasi diba kung nanonood kayo ng mga ibang reviews about sa mga watercolor or sa mga gouache, sa mga acrylics, ganun. Naglalagay sila ng mga dark or yung pentel pen para patungan kung may kita yung transparent, opaque, ganyan. Hindi ko siya nilagyan kasi hindi ko paggamay masyado kung paano ko sasabihin na opaque, transparent, ganun. So, ito na lang muna. Ang ginawa ko na lang dito is yung full force, ayan, ng watercolor. Tapos, nilagyan ko rin doon sa right side na may medyo, ano, more on water naman para makita natin yung flow ng pigment and kung paano siya magbe-blend kung, or kung paano siya magbe-blend sa mga, ano, color natin. And actually, dito sa set na to, tinitignan ko siya habang nagsiswatch.
hindi naman ako nagkaroon ng problem sa mga color since super pigmented naman lahat nila. Makikita nyo naman sa mga swatch. And, ayun, super vibrant lahat ng colors, walang dull colors, and lahat, parang lahat ng painting magagamit nyo, or sa lahat ng watercolor, or sa lahat ng artwork na gusto nyong gawin, magagamit nyo siya since marami kayong variations of colors. Mix, ano na siya, pre-mix colors na siya. Meron siyang phthalo green, meron siyang olive green, meron siyang maraming shades ng red, yellows, greens, blue, pink, violet, browns. And, ayun, wala nga nang naging problema. Pero, pagdating sa pagka-color, ako yung may problema. Ako yung nagkaroon ng problem. Since, mamaya, makikita nyo sa dulo ko. Kasi meron nga tayong artwork na ginawa. Dito, puro muna tayo swatch. Yan yung mga pretty blues natin. Yung mga light blues. Ganyan. And kung mapapansin nyo, no, medyo mababa pa yung boses ko kasi bagong gising pa lang ako. Hayaan nyo na, okay lang yan. Gusto ko na kasi mag-ano, voiceover. Para matapos ko. So, meron na yung ultramarine. And actually pala, meron ang isang problem. O, di ba may problem pala? Ang problem dito, hindi mo siya malaking problem. Parang mini problem lang naman siya. Is yung pagkakanim ng mga colors natin. Katulad na lang ng pink, lilac. Tapos, meron tayong lilac. Meron tayong pale purple. Dun tayo sa mga purples muna. So, yung pink lilac natin, wala naman akong problema. Pero parang mas bagay siya doon sa ano, sa lilac. Or kung mas gagawing light yung lilac, mas maganda. Kasi diba, alam naman natin na kapag lilac, parang siyang yung pinaka pastel color ng purple natin or ng violet natin. Pati yung pale purple natin, hindi siya mukhang pale purple. Mukha siyang pink lilac. So, dapat palit yung pale purple doon sa pink lilac kasi mas bagay sila. Ganun. And meron din pala akong mga nakitang reviews na nito bago ko siya pinan kasi gusto ko makita. Meron yung mga color card nila. Parang, ano, nag... Ano daw? Parang naiba yung arrangement doon sa color card. Tsaka doon sa mismong set. Yung permanent yellow is napunta din sa spot ng alizarin red. Kaya medyo nausog-usog siya and namali. So, baka... And dito naman, ayan ay permanent yellow niya. Katabi na siya ng bright yellow. And wala naman akong problem sa mga arrangement ng colors. Doon lang naman sa name ng mga colors. And overall naman, kahit naman ganun yung pangalan nila, okay lang. Magagamit pa rin naman siya. Kikita nyo naman... Kasi nga, may colors, may color card na makikita nyo naman kung ano yung mga bet yung color na gamitin sa mga ginagawa nyong artwork, diba? Ganun naman yun. So, tapos na ang ating swatch. Ayun na yung last color natin ng alizarin red. Pretty pretty, diba? Yung white, di nyo masyadong makita kasi white lang siya. And kung pangit ako mag-swatch, alam ko naman yun. Pero ayan na yung overall swatch ng ating watercolor 50 set. Diba? Super vibrant. And hindi naman siya chalky. Ayun o, kahit i-ano ko siya ngayon. Meron lang, ano yung kamay ko. May dumi lang yung kamay ko. Pero hindi siya galing doon sa watercolor set. And meron din siyang, ano, sinaswatch ko pala ito. May tingin yung orange. Para medyo basa pa siya doon galing yun. Tinry ko rin siya. Pero overall, talagang hindi kayo magsisisi sa pagbili. So kaya, bilhin nyo na. Hindi, joke. Bagong taon na bagong taon. So, ayan. Kung gusto nyo lang naman, kung meron na kayo, share nyo na lang din yung experience nyo or yung mga tips kung paano gamitin yung watercolor set na to sa comment section. Diyan sa baba. And ito na nga yung artwork na gagawin natin or yung practice or yung, ano ba tawag dito? Basta, yan, yung flower na yan. Ang pangalan, hindi ko alam kung anong pangalan niya pero nakita ko lang yan sa Pinterest. And masabi ko, parang ito yung magandang gawin para i-try pang artwork yun. And yung gamit ko rin palang brush dito is yung water brush. Kaya kung mapapansin niya mamaya, nahirap ako sa paggamit ng water brush na to kasi hindi ko alam kung paano siya gagamitin. And nasanay ako na gumamit ng normal na brush lang yung dinidip sa, ayun kaya nga may tubig ako, diba? Yung dinidip lang sa, ano, tawa-tawa ako sa experience ko nito. May kita yun. Mamaya habang
nagko-color ako. So, ayan na nga, yung ating coronation ata yan. Basta yung flower na yan is super pretty pink niya. And yung problem ko dito, sabi ko, diba, ako yung may problema pagdating sa pagkukulay. Kasi, nasanay ako sa gouache na meron ako yung 24 or 18 colors lang ata. Yun, yung green, yung mga nakikita yun sa videos ko. Or nakita yun sa unboxing ko. Yun, 18 colors lang yun. Parang yung mga basic colors lang yun na dun. Kaya, ako talaga yung nagmimix sa mga colors na gusto ko. Doon, parang na-achieve ko kaagad yung mga colors na gusto ko. Kasi, parang hawak ko yung, halimbawa, ay gusto ko ng more on red, and magdadagdag lang ako ng red. Dito kasi, may motor dumaan. So, excuse me. So, dito kasi, lahat ng colors premix na. So, gagamitin nyo na lang siya. Ang nangyari, parang hindi ko nakuha yung mga colors na gusto ko. Katulad dito, super red, parang super pink, ganun. Parang hindi ko alam kung paano siya imimix pa ulit. Kasi, di ba, premix na siya. So, ibig sabihin, parang nandun na yung mga colors na kailangan mong gamitin. So, para akong na-overwhelm sa paggamit ito. So, hanggang ngayon, meron na akong mga ilang artworks na ginawa gamit yung watercolor brush na to. Parang na-overwhelm pa rin ako doon sa paggamit ng 50 color brush. Pero kung hindi naman sa inyo, okay lang. Ito lang talaga yung personal experience ko sa paggamit ng watercolor na to. Para siyang, yung sa picture kasi nito, super light pink siya. Tapos dito para siyang nag-red na may pink. Ganun. Or parang mali lang ako ng mga choices of colors. Hindi ko alam. Pero yung overall painting naman, or yung overall color naman ito, bet ko pa rin naman. Ibang version lang siya doon sa reference na kinuha ko. Pero still, gamit na gamit pa rin siya. So kung makikita nyo mamaya, meron akong kinuha ko na yung normal brush ko kaysa dito sa watercolor, ano daw? Sa water brush. Yung water brush ko, hindi ko alam kung paano siya gagamitin since super tagal ko na siyang, or super tagal ko nang hindi nakagamit ng water brush. Kaya, pati yung water brush, dinidip ko dun sa baso ng tubig. Kasi nasanay yung utak ko na kapag may hawak akong brush, automatic, kapag magpapalit ako ng color, sinasawsaw ko doon sa tubig, diba? Eh, ito, hindi ko alam kung paano, kung ipupunas ko lang ba siya doon sa basahan, tapos meron na siyang, ano, diba? Sabay, meron na siyang ready na tubig doon sa barrel niya. So, ayun. Yung experience ko naman dito tayo sa paper na binili ko doon sa watercolor pad, actually, hindi naman ako nagkaroon ng problem. Super smooth lang ng pagkakakolor ko dito sa flower ko na ginawa. Hindi naman siya yung parang nagkaroon ng mga, 'di ba yung iba kasi parang nagkakaroon ng mga ano tawag doon, yung mga papel na residual, or yung mga nagbabalat siya, ganun, yung mga nagbabalat. Ito, since 180 GSM siya, hindi siya nagbabalat ng ganun, para talaga siya sa watercolor. Super, yun, wala naman akong masabing iba kasi normal lang naman na wala namang special kasi nga pang watercolor naman siya, and watercolor naman yung ginagamit ko. So, ayun. Nalilit. Pero overall, na-overwhelmed talaga ako sa paggamit ito kasi super dami ng shades na meron. And kung gusto niyo naman yung ganito, pwedeng-pwede ito sa inyo. So, kailangan ko pang mag-practice sa paggamit na watercolor set na to. So, i-update ko na lang kayo kung ano yung mga bagay na nagawa ko na habang gamit ko tong brush set na water brush. Watercolor brush, ano ba? Nalilito na ako sa water brush, sa watercolor, sa paint brush, sa brush pen. Puro kasi may brush. So, ayan na. Naglagay na ako ng signature for this. Ito na ang final output ng ating 50 watercolor set from Simi Art, and yung paper nila. Ayan. Hindi naman ako nagkaroon ng problem pagdating sa paper. And huwag niyo kakalimutan na nasa description box lang yung link ng 50 watercolor set na to and yung watercolor pad, para kung gusto niyo mang i-try or kung gusto niyo mang
magpabudol sa akin na bilhin to, go na go for you. Yun lang. And kung nag-enjoy kayo sa review natin ng ating 50 watercolor set from Simi Art, and kung may mga experience na rin kayo tungkol sa watercolor na to, please comment nyo lang sa comment section below para naman magkaroon ako ng mga iba pang ideas kung paano ko ma-work out yung paggamit ko ng set na to. And katulad na lagi ko sinasabi, kung nag-enjoy ka, don't forget to like, comment, and subscribe, and ring mo na rin yung bell para always updated ka sa bagong videos ko. Bye-bye!